Chinese suppliers, middleman na website, and then yung middleman mo dapat naka-connection sa Shopee. Sipyo ko talaga is always test the market first bago ka mag-stock. So, sinong gustong magpasabay bumili, bili na kayo. Yung doon lang ako nagsimula din sa Facebook. Sinong... Dreaming of setting up your own business. Welcome back to my channel and welcome back to another series podcast of our success stories. So right now I have a very special guest. I know siguro medyo familiar na kayo lalo na sa mga mommies dyan. Yan, I have here Mommy Ruth. Yes. So si Mommy Ruth, she's hello. Diba? Ang ganda-ganda ng dimple ni Mommy Ruth. Alright, so si Mommy Ruth kasi, she's a flight attendant before. Yan. And then, nag-stop siya of being a flight attendant. To be a full-time mom. But, yan, sobrang dami niyang side hustle. And I really look up to her kasi ang galing-galing niya eh. Ang galing-galing niya when it comes to mga side hustle. So right now, yan, we will be inspired by her story on how she transitioned herself from, alam mo yon, working as a flight attendant full-time to having a lot of mga side hustle. So aalamin natin ngayon. Especially, I want to focus more on the online selling kasi dun talaga yung forte niya. So, yan. Let's welcome Mommy Ruth and thank you so much, Mommy Ruth, for giving us time. Yan. Hello. How are you pala? Hello, Mommy Joyce. And thank you for having me. I'm good. Sana kayo rin. Kumusta kayo? Okay naman din kami. So, right now, yan. Stay at home pa rin. But, yan. Yes. Working at home. So, yan. Exactly. Mommy Ruth, so ano pinagkakaabalahan natin ngayon? Okay. Sa ngayon, medyo busy sa kasi sa bahay, syempre, household chores, mommy duties. And ngayon, ako kasi sa Mommy Ruth YouTube channel ko, it's more on hauls and mahilig talaga ako mag-shopping. So, naisip ko, why not mag-start ako ng online shop ko? So, I'm in the works of launching my online shop. Actually, operational naman na siya ngayon. Magdadagdag lang ako ng more products. And yung Instagram, it's operational. So, ayun, masaya naman. Parang feeling ko nagsha-shopping ako para sa mga magsha-shopping sa shop ko. Alam mo yun. So, actually, so mga shoppingera dyan. Makakarelate kayo mga shoppingera mo. So, parang masaya ka na kahit hindi para sa'yo. Basta nakapag-shopping ka, diba? So, ayun. And then, since... nga pala, for those na who doesn't know me pala, just a little background. So, ngayon, I'm more active as a mommy vlogger sa YouTube. Ang handle ko is Mommy Ruth. So, I do a lot of informational videos, mga shopping hauls, mga anong bibilhin bago manganak, mga hospital bag, anong dadalhin sa hospital. And recently, linis vlogs, yung mga daily life sa quarantine. And ang dami kong nakukuhang message or direct message, saan mo binili to? Saan mo binili yan? Okay. And usually ako, personally, hindi ako ma-brand, pero I try to find the best product na I can find for my kids kasi we live in a one-bedroom apartment, wala pa kami sa forever home namin. So I have to be smart with the items that I would buy. Laging multi-purpose, ganyan-ganyan, kahit hindi siya super branded. Basta, it works. So, sa research ko, na minsan napapansin ko, masyadong mahal yung patong ng mga ibang mommies pag nagbibenta sila or if I will buy sa local shop. So, ako mismo, I will search Lazada or Shopee sa pinakamura for the same item. So, ayun, usually, lahat ng mga mommies na nakikita yung mga toys na mga anak ko, gusto rin nila. Or kung ano yung mga ginagamit ko when I was pregnant, gusto rin nila. So, doon nag-start yung idea ko ngayong parenting lang actually na why not mag-start ako mag-dropshipping for this. Since meron naman na akong Shopee shop,
then I'll just source out yung mga items na gusto ko for myself and for for my niche, which is pregnant moms, first-time moms, or moms of toddlers. I'll shop for them, and it's so much fun. Okay. So dun nag-start yung ano mo, no, Mami Ruth, yung gusto mo talaga na mag-online selling. So dun talaga kumbaga sa experience mo. Okay. So Mami Ruth, but you have before may experience ka na about sa ano, sa selling online before? Yes. Okay. Oo. Kasi when I was a flight attendant, nag-aano din ako, nung uso pa nun, Mami Joyce, is blogging pa, wala pang YouTube. So, nung time na yon na nag-a-apply ako, naggawa ako ng blog. It's just a written blog kung ano nangyayari sa recruitment ng, for example, Cebu Pacific, PAL, or Qatar. And sa hometown ko, sa Cebu, they always go and recruit there every 3 months, yung Qatar Airways. So, na-expose ako. Lagi akong pumupunta. Kasi maraming guwapo dati. Maraming mga lalaki. Gusto ko yun. Lalaking crew pa. So, mga Koreano, ganyan. Yun yung pauso dati, no? So, magpapakute ka lang yung mga barkada ko dati. Mga, alam mo yung mga ginagawa namin. We're still in school. Nagpupunta lang kami sa Marriott para makakita ng cute. Pero nag-a-apply na rin husband kami. To? Alam ba ni Hasbando? Hindi pa kami nag-meet noon. Okay, so dati, yun yung passion ko. Parang, paano ba maging FA? Bakit hindi ako na ha-hire paulit-ulit? Kasi laging may chance sa Cebu. So anyways, I started vlogging about my experience and then, since marami akong nakuhang questions and tamad ako mag-reply ng pagta-type isa-isa, gumawa ako ng video sa YouTube. So, sabi ko, panoorin nyo sa YouTube din yung answer ng mga question nyo para paulit-ulit na lang. Okay, link na lang ako. Hindi na ako type. Ito ang gagawin sa ganun. So, anyways, doon nag-start yung Miss K. Chris channel ko. Yun yung original YouTube channel ko wherein I'm sharing my passion about, you know, passing the flight attendant interview. So, from there, ginagawa ko siya while I'm a full-time flight attendant. Siyempre, kasama na rin yung mga travel vlogs. Pero hindi ko lang siya pinapansin dati. More on a hobby lang siya, pang balance lang ng stress sa work. And, you know, pang balance pag nasa bahay. So, when I retired, I was so lucky kasi yung following na yon, it helped me sa life ko when hindi na ako lumilipad. So, I was able to write a book all based on my tips kung paano makapasa sa interview. Ito siya actually. Ito yung book ko. Ready for takeoff. So, ito yung binibenta ko online. So, nung nasa Pilipinas na ako, lahat na nakikita kong tutorials, hindi siya applicable sa Pilipinas. Yung mga sinasabi nilang how to sell a book in the Philippines. So, I have to find my own path. And yung path na nahanap ko is I sell my book through Shopee. So, sa Shopee yung pinaka-convenient for my buyers and also for me. Sa buyers ko, they can get the book, COD. And then for me naman, I don't have to go na sa LDC. Shopee couriers will come to my house to get the book and i-ship sa order. And then, which is for me perfect setup kasi I started my family when I stopped working. And so ayun nga, nandito ako sa bahay to take care of the kids, hindi na ako masyado lumalabas. And yun nga, nag-start na rin ako ng mommy channel ko to record yung mga progress ng mga babies kasi alam ko they grow up so fast and I don't wanna miss it. So I had to start a new channel kasi hindi naman siya connected. So yun, nagtuloy-tuloy na sa Miss K. Chris channel. Ang dami kong experience magbenta ng ano, ng physical book like this. Naghanap ako ng printer na mag-print sa Pilipinas. Naka-stock siya sa bahay and then pag may umu-order, ship na lang. Wow. And then available din siya ng ebook on my website. Available din siya as a Kindle, ano ba yun? Kindle version. Tapos iBooks. And it's on Amazon, print on demand as well. So, it's available worldwide. Kasi yung audience ko sa Miss K. Chris is worldwide. Hindi lang mga Pilipino yung nanonood.
Ang galing. Ang dami kong kwento, oo. No? Hindi, pero actually, sorry. You know talaga dyan sa ano eh, dyan sa pag, ano to, sa pagtulong sa mga aspiring na gusto talaga mag-flight attendant. Kasi my sister is also watching you before. Thank so you. Kaya, yeah, so oh, sobrang fan ka niya. Kaya sabi ko, fan na fan mo siya. Kaya sabi ko, oo nga, no? Tapos nag-start na din ako na panoorin. Kasi ko sige ko ka lang, ang galing kasi yung mga tips mo when it comes to interview of ano how to be a flight attendant. So if, guys, if you want, kung may nanonood man sa atin ngayon na if you want to start your career as a flight attendant, though hindi lang medyo maganda yung time ngayon, siguro in the future, yan. Uh-oh. So you can check Miss K. Chris vlogs and yung book na rin kasi madami kang matutunan. Miss K. Chris. Yeah. Pero sobrang galing na. Sobrang shameless galing. Plug. Yeah, I know. Pero Mami Ruth, so hindi ka nahirapan to transition, like kasi syempre iwanan yung pagiging flight attendant kasi sobrang, di ba, the job is really yung contrast. Yes, oo. So how was it, paano na yung naging transition mo? Well, I guess I think makaka-relate ako sa, di ba, yung baby nyo, sabi mo, in vitro, right? So it's a dream na gusto nyo magka-baby for a long time. So for me, it's the same way since I have PCOS. It's also my dream na magka-baby kasi sabi nung OB ko when I was still 19, sabi niya, naku, mahirapan ka mga anak kasi you have PCOS. So talagang nung nangyari yun sa life ko na I met the right guy and then sabi natin, sige, try natin mag-start ng family and yun nga, hindi namin nakalain na mabubuntis agad ako. Okay, so si husband nakilala mo sa Qatar? Hindi, si husband, nakilala ko siya dito sa Pilipinas. Okay. Sa bakasyon. Babakasyon ako noon. I was single that time. I broke up with my long-term boyfriend. O, di ba minsan talaga ganun? May mangyayari sa'yo ng akala mo disaster. And yun yung pala, at around the corner, may hinihintay si God sa'yo. Ganun. Wow. Okay. Grabe nga eh. So, even though shocking mm-hmm. yung transition, it's a welcome transition for me. Mm-hmm. It's a welcome thing for me kasi masaya ako na nangyayari siya. Though, even though, it's still hard kasi sanay ka na ikaw lang yung inaasikaso mo, ganyan. Maraming tulog, 15 hours of sleep pag walang lipa, di ba? So, oo. Pero before you stop, may alam ka na, alam mo na yung gusto mong gawin after flying, kumbaga. Ganon. Ang alam ko lang nung time na yon, gusto ko lang talagang mag-YouTube at saka mag-family. Gusto ko lang mag-YouTube tsaka mag-family nung time na yon. Eh, yung husband ko, he's a businessman. He said, siya yung nag-push akin, i-push mo na yung book mo. I-push mo na, itapusin mo na yan. So, hindi pa yung tapos. Ang ginawa ko, binenta ko na yung book ko. Hindi ko pa siya tapos isulat. Sabi ko, pre-order na kayo. So, ang nangyari, ang magandang tip doon sa mga mommies na gustong mag-sell, maganda if may following ka. Kasi, or meron kayong vlog or may nakikinig sa mga tips mo. Sabi ko, order na kayo ng book. It's going to be 300. The regular price is 500. So, naka-discount kayo ng 200. But it's gonna be available in 2 months. So, nung nag-order sila, wala na akong capital sa book. Kasi yung nag-pre-order, yun na yung first... Dinamit. Yung batch na yun yung first batch ng printing. Yun yung minimum number of books for printing. So, sobrang saya. All I had to do is get my thoughts together, organized in a book. And then, since patagal ko na siyang iniisip na gawin, hindi ko lang talaga nagawa. So, maganda rin yung may taong magpupush talaga sa'yo. May support. Oo. So, ang ginawa ko para mapush ko pa yung sarili ko, tinapon ko na yung sarili ko sa bangin. Sabi ko, ibibenta ko na. Oh my God, may bumili! So, tapusin ko na yung book ko. Oh wow. But that's a good motivation, ha? Sobrang ganda ng motivation. And ano yun, as mentioned mo nga, na you should have a community, parang ganon. You should have, para mas madali ka nang magkaroon ng... Yes, oo. So, is it hard to find? So, like a tip for some na gusto rin mag-build ng community, how can they find the niche? Parang ganun. So, is it... It's kind of hard kasi talagang nagiging problema ko kahit ngayon kasi, alam mo, parang turn ako sa pagiging FA coach to being a mommy vlogger. Pero sa totoo lang, when sa na-experience ko, siguro if you're trying to find a niche, find a topic
or something na gusto mong i-share na pwede mong pag-usapan 5 years from now, 10 years from now, yun pa rin ang pag-uusapan mo. Sa totoo lang kasi, somehow I felt trapped sa Miss K. Chris YouTube channel na kasi I was able to build that niche na talagang for interview lang talaga siya and everything. Mm-hmm. So parang na-feel ko na na-trap na ako doon. So nung I wanted to do mommy, sabi ng husband ko, talagang hindi siya swak. Kailangan mong magbago ng ano. Mag-iba. Anyways, mm-hmm. Yeah. Choice naman yun ng creator, syempre. Pero mm-hmm. on my side kasi sabi ko, si Miss K. Chris kasi meron ng course, meron ng ebook, meron na siyang mga workshop. Mm-hmm. I did face-to-face workshop before as well dito sa Pilipinas. Mm-hmm. And online one-on-one coaching. So parang medyo hindi siya professional, nahaluan ko ng personal side. So when I started parang lifestyle, when I want to talk about motherhood, I decided another channel, maging ibang ano na lang siya outlet. Pero when you're someone starting out right now, okay lang naman na try mo yung different things na interesado ka, like bigay ng tips or makeup, beauty. Pero make sure na it's something na pwede mong passionate ka pa rin sa tingin mo after 5 years from now, after 10 years from now, masaya ka pa rin. Hindi mo isipin na, gusto kong magbago naman. Oo, saka something na kaya mo talagang pag-usapan kahit nakapikit ka or what. Talagang yung by heart, alam mo yung sinasabi mo. Yes. Oh, may tip ako sa ganyan. Nung nagsisimula ako, I come up with the Miss Cakers kasi may nabasa lang din ako online kung ano daw yung mga, paano daw magsimula, ganyan. Kung parang, ano ba yung talent ko, hindi mo alam, di ba? So, ganito, you have to ask yourself, ano ba yung laging tinatanong sa'yo ng mga friends mo? Naturally, yung physical friends mo in the real world. Ano yung mga nanay, tatay mo, uy, magaling ka maganyan, pwede bang, magaling ka magluto, turuan mo ko ano ba yung recipe mo? Or depende kung saan ka magaling, kung magaling ka mag-makeup, ano ba yung mga laging naghihingi ng advice sa'yo? That's a clue kung ang saan ka magaling. Tapos, another clue is, if may something difficult ka na na-overcome, na sa tingin mo, grabe, nung na-overcome mo yun, ikaw na talaga, nanalo ka na sa loto. That's a clue. Perfect. It could be something na you could talk about kasi some other people might also struggle with that. So, yung example nun is yung Miss K. Chris. For me kasi, when I was able to overcome it, sabi ko, ah, ito, this is it, ito na, this is me. Parang ganun. So, i-share ko na lang. Yun na yung topic na napili ko kasi it's something that I have overcome. And napagtagumpayan mo, that's another clue, something that you could start with. Ang ganda rin kasi when you happen, yun sa mga viewers natin, when you happen to watch Miss Caker's vlog, kasi doon mo makikita may emosyon eh, nandun yung from someone na yung na gusto talagang maging flight attendant. So you're talking about your experience and that's what makes your audience really connected to you, parang ganun. So nakakatuwa. And congratulations to your another channel pati. So yan, we go now to ano siguro dun sa dropshipping. So what pushed you to do the dropshipping, and can you explain ng konti how is it the dropshipping here in the Philippines and yung dropshipping na international? Medyo dyan tayo nagkakaroon ng ano eh, ng nalilito yung mga tao when it comes to dropshipping. Tinatanong nila if they can do that locally or kailangan ba, is it international ba, parang ganyan siya. Okay. So, well, the idea of dropshipping siguro, so mga nanonood sa atin ngayon, medyo familiar na sila. Wala kang physical stock sa bahay mo. Kung may order ka lang, o order ka sa supplier and yung supplier yung magpapadala sa customer mo, di ba? Mm-hmm. So, ang capital mo lang, isingi ka ng pictures, i-promote mo and i-market mo yung products niya, pati yung information, ganyan. Siguro, kung ano-anong mga tanong about sa product, yun yung capital mo, yung time na sagutin yung mga tanong nang nag-i-inquire sa'yo. So, once na nakuha mo na yan, nakukuha ka ng supplier, for example, ang dami kong nakuhang supplier for educational toys. Yes, nandito yung anak ko. Mama daw. So, isa sa supplier na nakita ko is meron siyang parang activity binders for toddlers. Ayun. So, meron siyang mga parang mga puzzles for kids. So, physically, meron siya dito sa Pilipinas. Meron siyang sarili niyang store.
sasabihin niya, open for reseller. Ganon. Okay. So, nahanap ko lang sila sa Facebook group, sa mga mommy groups. May mga mommy groups, lalo na sa Glam O Moms, may magsasabi doon. Mm-hmm. Ano kayang magandang gawing business? I don't know where to start, ganyan, ganyan. Tapos may mga ibang mommy sasabihin, ito yung business ko, open to reseller. So, ganon. So, for example, yung activity binder na yon, I can take photos of it, put it on my Shopee shop, put it on my Facebook account, put it on my Instagram, market ko yon. So every time na may o-order sa akin, let's say, ang benta niya is 150 and then sabi niya sa akin, she's willing to give 10% sa resellers. So I will ask the money from the buyer na ito yung payment, ito yung kailangan payment, so magbabayad siya sa akin. And then ibabayad ko, for example, yung kung 100 pesos, yung 90 pesos bibigay ko sa supplier and then siya na yung magbubook ng Lalamove kung paano i-move yung ano. Or siya na yung, isi-send ko na lang yung details ng customer ko. So marami akong nakita sa Facebook lang. Mayroon dyan, ang dami dyan. Oo, mayroon pajama. Ayun, yung mga gustong-gusto kong i-shopping. Different pajamas, terno pajamas, mga ganun. Mga, let's say, mga activity books, slides, Lego table, it's all just here, locally lang available sila. So all you have to do is just market it. So mas magandang i-market, mag-start ka sa sarili mong Facebook friends. Oo, so yun. And then there's another one na dropshipping wherein you use yung ano, yung China naman. So you can order AliExpress, Alibaba, there are a lot of platforms that you could use. I've been researching then, it's so confusing and there's no, di ba, definite solution. Minsan, nakaka-mislead kasi they will just put you sa kanilang sariling webinar or whatever. Pero as I see it, marami kang options. There's ChinaBrands.com, there's Dropify. Pero Dropify. I think Dropify is not working right now. Meron silang ano sa website nila na they're not operational right now dahil sa ECQ. And then OMJD, narinig mo na ba yun? Parang medyo na, oo. OMJD, sa ano lang sila, Shopify, sa website. So hindi sila integrate sa Shopee. So ibig sabihin nun, that's another level na wherein bibilin nila yung product from China and then ipapadala nila sa customer mo sa Shopee, i-integrate nila yung account, meaning sila yung mag-a-update ng account na ito may stock pa or ito na yung process ng shipping, nandito na siya. Diba, nakikita mo yun? Kasi ako, I'm a consumer of that. Bumibili ako ng mga kaya puzzles, alam mo. ng mga ano, and it takes 2 to 3 weeks to arrive. Oo, and nakikita ko sa sabihin, nasa ano na siya, overseas warehouse na sa ganun na siya. So yun yung gusto ko rin siyang gawing sa sarili ko. So you can choose, there are many dropshipping platforms. Yun nga, sa sign up ka sa kanila. So para kang you need a middleman between Chinese suppliers, middleman na website, and then yung middleman mo dapat naka-connect siya sa Shopee. Yun exactly si Dropify.com. Yun yung ginagawa nila. Okay. So that's a very good information. So Mami Ruth, if someone na gustong mag-start, yan. So what can you suggest? Is it okay to start with the one yung sinabi mo nga yung sa Facebook ka na lang muna? Oo, masaya yun kasi masaya. hindi ka masistress. Galing pa siya sa China. Sa shipping, kasi, no? Yes. Kasi. Tapos, ang maganda, if you find your niche, kung ano yung gusto mong area, like beauty and wellness ba, or mga pabango, or mga alcohol, mga mask, kung ano bang in ngayon, if you find your niche, eh, mag-revolve ka around those products. And then once you find your supplier, reliable supplier, it's all about ano kasi relationships din. Reliable supplier, diba? Na kasi kahit sa if from China pa yan or from local, dapat you build a good relationship with them as well para laging you can count on each other. So ako siguro yung pinaka-tip ko yun, ang daming mommy groups talaga, ang daming overwhelming yung mga comments. Mag-comment ka lang sa mommy group, ano kaya magandang negosyo? Ayun na, mag-o-offer, baka gusto mo magbenta ng vitamins, gusto mo magbenta ng pajama. Actually, ang pinakamaganda in-stock, talaga, ganun. No?
Pinakamaganda talagang market mo is the mommies, no? Sobrang active talaga. Sobrang active mga mommies. Wait, more than 300 comments. Parang, oh my God, nagsisearch ako doon. Ako nag-message ako sa mga bet ko kasi bet ko yung mga toys. Lahat ng mga toys. Siguro meron tatlong Facebook page akong, no, can I be a reseller? Can I be a reseller? Can I be a reseller? Pero, oh God. Pero Mami Ruth, sige, doon sa dropshipping na yan, yung i-open mo, so you will be a supplier or you're gonna do the dropshipping yourself? Parang ganun. I'm going to do it. Iko-combine ko. So, okay. Wala naman akong masusupply kasi hindi naman ako nagagawa. Okay. Unless gumawa ako ng activity binder. I was also thinking about that. Pero sabi ko, wala na akong time in a day. Like, limited lang talaga. So, yeah. Kasi nagtatrabaho din si husband. So, kung wala si husband, kung nagtatrabaho siya, dalawang kids na sa akin. So, like, ngayon, dalawang kids na sa kanya. So, gantihan lang. So, iniisip ko, mas maganda mag-reseller na lang ako. Oo. Kasi, okay, meron namang mga mommies, they produce the products. Yun yung ginagawa nila sa time nila. So, mm-hmm, I'll just resell kung ano yung meron siya. Ang process ko kasi, all the time, lagi kong binibenta muna bago kumuha ng stock. Para hindi ka malugi. Dapat ibenta mo muna. So, ako, post-post ko muna sa Facebook ko. Siyempre, sa Facebook ko muna ako nagte-testing. Mm. Ano, sinong gustong bumili nito, ganyan. Or, usually, sasabihin ko, warning, long post ahead. Tapos, ikukwento ko kung number one, bakit parang gusto ko ng ganyong product. Tapos, number two, bumili ako. Tapos, number three, ito yung nangyari. And then, number four, kung gusto niya rin bumili, DM me na. PM is key. Ganun. Ang ganda. Ang ganda idea niya na. Kasi ang ganda, it's like you're making an engagement na engaging content din kasi. Kaya, alright. So, Mami Ruth, payo lang or advice sa mga mommies na gustong mag-start na hindi nila alam yung ibebenta nila kasi yun lagi yung problema nila eh. The information lahat nandyan pero hindi nila alam kung paano sila mag-start. Hindi nila alam sa sobrang dami nga ng information na nakukuha nila, nahihirapan silang makuha talaga yung gusto nilang gawin. So paano nila malalaman kung ano talaga yung gusto nilang na ibenta? Is it kailangan sumunod ka sa kung ano yung mabenta ngayon or something na ginagamit mo din? So, sa ganyan, ang prinsipyo ko talaga is always test the market first bago ka mag-stock. So, kung if you want to sell something, itry mo munang tingnan kung may demand ba talaga. Kasi lahat ng supplier sasabihin sa'yo, in demand tong product na to. Di ba? Lahat sila. So, who do you know kung sino? Siguro, totoo naman sa ibang markets, it's in demand sa ibang niches. Pero, sa niche mo, in demand ba siya? Sa network mo, in demand ba siya? So, i-post mo na muna yung picture. So, sabihin mo lang like, sinong gustong magpasabay bumili? Bili na kayo. Yun, doon lang ako nagsimula din sa Facebook. Sinong gustong magpasabay bumili nito? So, for example, air purifiers or sinong gustong magpasabay bumili ng mga educational things for the kids like Lego table. So, then I got DMs from my personal friends. Ako, gusto ko magpasabay bumili. O sige, bayad ka na muna. So, by that, may patong ka na doon. Wala pa. May patong na, syempre. Kasi, oh my God, ang mahal ng shipping. Nung matik pa akong malugi nung isa. So, start small. Mom, she's okay. Sumama sa akin. Start small. Kasi nakakaloka. Okay. Start small. Kasi, parang at least, do something small para if you make mistakes, controllable. Hindi mo itataya yung buong budget mo sa isang buwan, di ba? Kumbaga yung risk mo, kontrolado. Always. Tapos, pati sa pagbibenta, ibenta mo muna kung, for example, ako, ang dami kong iniisip na gusto kong ibenta. Gusto ko ng pajamas, gusto ko ng bedsheet, gusto ko ng mask, gusto ko ng mask ng bata. Lahat yung pinost ko lahat sa Facebook ko. Tapos, of lahat ng pinost ko sa Facebook ko, ang pinakamaraming result is yung Lego table, which is
yun nga, big item siya. Pero, sige, push, kasi yun yung gusto nila. So, if nagpadala ako sa first opportunity, kasi yung first opportunity may nag-approach sa akin, sabi niya, baka gusto mo magbenta ng mask ng mga bata. So, sabi ko, pinost ko, sige, i-post ko muna. I-post ko muna. So, lahat, i-post mo muna kasi malalaman mo lang kung viable siya kasi kung may nagbayad na sa'yo. Okay, so yun yung test ng market na sinasabi nila na kung may willing magbayad sa'yo, then go for it. Pero kung wala, it's just an idea. It's not working. Don't do it. Oo, no. Warning. Oo. Pero ang galing. Ang dami naming natututunan sa'yo. Grabe. As in, thank you. Ito yung mga tips na talagang napaka-practical. Diba? Exactly. So, yan talaga yung hinahanap ng mga viewers natin and mga mommies lalo na ngayon, 'di ba? Since alam mo 'yun. Yes, oo. Pero what's your ano ba? Ano ba yung recipe mo? Paano mo napapagsabay ang pagiging mommy at pagiging ano? Ah, oo. Talagang sobrang overwhelmed din ako before. As in talagang na-depress nga ako before. Sobrang overwhelming kaya yung take new role as a mom lalo na pagbago lang. Tapos ang daming gagawin, ang daming mong iba't ibang roles gagawin in a day, nakakaloka. So ako na lang ang nakaka-work sa akin ngayon is throughout the day, syempre I time block. Alam mo ba yung time blocking? Parang narinig mo na ba yun? Sa umaga, asikaso ng mga bata, magkakape ako kahit anong mangyari. Pag-iinom ako. Kakain ako ng breakfast. So, pagtapos na yun, asikaso ng bahay, and then may time na magnanap sila. Yun na yung time na gagawin ko yung anong gusto ko gawin or kailangan kong gawin sa business ko. So, ganito kasi, in your mind kasi, lagi kang naglalagay na dapat pag nakatulog na sila, saka ko lang to gagawin. Or dapat pag nagawa ko to, saka ko lang to gagawin. Sa experience ko, it doesn't work. It will not work that way. Mm-hmm. So ngayon, ang ginagawa ko, no matter what happens, gagawin ko yung dapat kong gawin. For example, in a day, matulog man o hindi yung anak ko, I have to edit a vlog. So may mga time na nag-edit ako ng vlog, nandito ako yung isa kong baby. So, kasi pag sinet mo yung sarili mo na kailangan ito muna bago ito, parang nasasabotage, parang ako lang yung productivity ko. So, in a day, I just accept the day as it is. It's gonna be like this. The day is gonna be like this. So, ganun din naman ang mangyayari. So, gawin ko na lang din ang gusto kong gawin. So, kung gusto kong mag-manicure on that day, kahit anong mangyari, magma-manicure ako that day. Hindi pwede yung, ano, kasi walang mangyayari pag, ano, yun yung na-realize ko, walang mangyayari pag maghihintay ako na magkaroon ako ng yaya or maghihintay ako na magkaroon ng time yung husband. Kung mag-aaway lang kayo, so gawin ko na lang ng paraan. Lalagay ko na lang sa crib yung bata. Tapos, ayan. Mm-mm. That's a very good advice sa mga mommies. Kasi at the end of the day, parang nafe-feel natin na you're na, hindi ka productive, no? Parang ganon. Kapag hindi mo talaga na nakocompose or nasi-systematize yung body mo to do something. Ganun ako first 2 months nung quarantine. As in, grabe, ang hirap lalo na nung, ano, syempre, uuwi yung mga yaya, hindi mo naman silang ma-stay. Kasi you used to have 2 yayas. And then, nung nagka-quarantine, kailangan nilang umuwi din, ganyan-ganyan. Sabay? Sabi ng husband ko. Sabi ng husband ko, hindi naman natin sila mapipigilan, pero ang makokontrol lang natin yung is exposure natin. So, if they expose themselves outside, we have to not expose ourselves to them. So, siguro makakabalik sila pag wala ng pandemic. So, kami naman dalawa, united naman kami na safety first versus convenience or kung ano pa man. So, yun, united decision, united suffering kami ngayon. Kami dalawa, mga bata. So, okay lang din naman. It's become, ano, we've become much closer as a family. I've become much more accepting na it's chaos, ganyan. So, I'll just do the thing that I do despite of the chaos of the house or despite of the other things na I don't think is right. So, I just find peace in that way na, that way of thinking. Kasi, first 2 months of parang, oh my God, nakakaloka. Pero, alam mo yun, so far, pag ikaw, accept mo na na, yeah, this is my reality and, okay, hindi na talaga magbe-behave yung toddler ko. So, might as well, you know, actually, might as this, well do this or do that. So, actually, this pandemic, ano din eh, parang, one way or another, parang blessing din
for some of us. Syempre, if you know how to, alam mo yon, dito mo makikita what you really value, di ba? Is it your, mm-hmm. yun, yung quality time with your family, and yun, it's just, kumbaga, kailangan mo lang talagang maayos lang yung ano mo. Mm-hmm. Okay. Ang dami kong natutunan sa iyo. Ang daming chika. Nakakatuwa. Ay, salamat. Kaya kaya natin mag-usap ng 5 hours dito. Oh, but yun nga, so, syempre, all good things has to come to an end. So, yan. Yeah. I, please invite them to your channel, to your social media accounts. Yan, kung saan ka na lang palaging makikita. Kasi you're so genuine. Marami silang matututunan sa'yo. And I really, really, yeah, talagang, yan. So, invite them, Miss KK. Okay. So, lahat ng familyeos. Familyeos. Sorry, nabulala ko. Na-murder ko ba? Okay. Hello, mga familyeos. Well, ano, you can find me sa YouTube. Familyeos, but okay lang yun. Familyeos. Okay, yun. Familyeos. Okay, hello mga familyeos. Again, take two. Hello mga familyeos. You can find me on YouTube. I'm Mommy Ruth. Also on yes. Instagram, Mommy Ruth PH, Facebook page, Mommy Ruth PH, and yung Instagram shop ko is Shop Mommy Ruth, and on Shopee, I'm Mommy Ruth as well. Okay. So, doon nila makikita yung mga business venture mo online, no? Sa Shopee. Doon. Oo. Okay. Uh-oh. And your book pala. My book. Sa lahat ng mga gustong mag-flight attendant, ito ang aking 8 proven steps to get yes. that job as a flight attendant. Ayan siya. Ay, sorry. Yes. Hina. Shameless plug. In fairness, ang ganda ng uniform mo dyan, ha? The husband. Ang galing. Naging ano ako, naging USFA. Parang ang pinotoshop niya ako. Oh my gosh. So, mga ganyan. Fly with you soon. Yan. Yes. Oo. Wow. Fly with you soon, mga ka-ano. FA aspirants. Okay. Ganda, so ganda ng niche mo talaga, Mami Ruth. Anyways, ayan. So, eto na. Last question kasi I always ask this bago magtapos yung ating episode. So, how do you define success? Yan. In your own terms. For me, success is peace. Yeah. Whenever you're peaceful with what you mm-hmm. have or how depende kung kasi marami tayong places sa life, meron tayong physical, you know, meron tayong mental health, meron tayong spiritual health, meron tayong money, mga ganyan, goods. Mm-hmm. So, when you are at peace on where you are, I think that's success. So, mm-hmm. yeah, you can hack success. So, you just go for peace. Diba? Very successful. Peace, happiness, dire-diretso na yan. Alright. Mm-hmm. So, yeah, thank you so much, Mami Ruth. And nakakatuwa niya. Ang sarap mong kausap. Oh, and ikaw din! Nakakatuwa. I'm so happy to finally meet you and talk to you. Yes. Yeah. Sana marami pa tayong mapag-usapan. Sana may second ano tayo. Oo. Just give me a message. Yeah. Yes. Idol ka pala ng husband ko. Kaya pala na-find ka namin. Thank you. So, magtayo na tayo ng ano, laundry business. Diba? Ayan. So, thank you, Mami Ruth. And regards to your husband and sa mga babies. So, yan. Thank you so much, Mi Familios, for watching our success podcast. And I hope you find this video really, talagang madami kayong natutunan. And yan, keep on watching. And yan, follow Miss K. Chris and Mami Ruth. Yan.